Yo again! Welcome to my channel. Thank you for subscribing my channel and for liking my channel. Balikan lang natin about Wave125S kasi may nagtatanong. Baka sabihin nila hindi ko sila sinagot. So ito, mas madali nyo maunawaan, Raider 150 na sakit CDI. CDI sakit ng Raider 150 old model. I-convert mo siya sa Wave125S. Shoutout sa may-ari nito, kay BJ. Yeah. Kay BJ. So again mga paps, pasensya na kayo. May mga kailangan tayong asikasuhin. Shoutout kay Kuya Berhel. Eh baka ma-video ko 'to eh. Makakita sa buong mundo na naman 'to eh. At sa ating mga HD3 lover, pasensya na po. Wala po tayong video kasi marami tayong inaasikaso. So again, Mayor pa, sabi nga. Ito po yung orange wire, meaning positive to, positive side ng sakit ng CDI ng Raider. So pupunta yan sa positive side na red with black tracer. Tapos itong white with blue tracer is yan po ay papunta ng ignition coil. Anong wire nang papunta ignition coil ng Wave125S? Syempre walang iba kundi black with yellow tracer. Yan. Black with yellow tracer to white with blue tracer. So, ana, tapos tayo. Ito. Black with white, ground yan. Ground yan. So pupunta yan sa ano ba ang ground ng Honda. Siyempre ito green. Tapos sa ating mga basher, sesya na kayo. Hindi nyo na ako binabash ngayon ah. Bash nyo naman ako. Para masarap yung may basher eh. Ito po, green with white. Siyempre pulsar po yan. Yan po ay pulsar. So pupunta po yan sa pulsar side ng Wave125S na blue with yellow wire. Blue with yellow wire to green with white tracer. Kukuha po. Okay. Kasi baka may magtanong na naman eh. So, okay lang naman magtanong, okay lang. Tapos, diba ang pulsar coil ng Raider 150 is nakahiwala yung ground. So, paano makukuha yung ground? Ito yung ground. Yung, ano ba yan? Blue na may, yellow na may blue tracer is pupunta yan po sa color green na wire para magsilbing ground po niya. So, ang positive side po niya, ito po yan. Green with white. Nakuha po niyo. O yan. So, madali lang. So, yan po ay sa old na Raider 150. Mga second gen, first gen. Kasi yung may babae pa rito, di ba? Yung may drawing pa. So, ngayon naman, babaguhin uli natin ang linya yan. Kasi ginamitan natin siya ng CDI, na yung modelong CDI ng Raider. Yung Reborn, kung tawagin. Pare, CDI natin. Ay, thank you, pare. Ito po yung pang reborn. I-try natin. Kasi iba ang wiring connection. Ang wiring connection ng reborn. Pero yung sakit niya, iisa lang yan. Same as old na Raider 150 natin. So, mag-iba lang ang connection. So, yun. Try natin uling i-match up. Okay? Saglit lang po. Dilipad ko lang kasi para hindi na masyado humaba. Set lang natin. At pakaitanong pa, ba't kung may sakit dyan, may extra sakit? Hindi naman. Huwag po kayong mag-alala mga paps. Na concern tuloy yung may-ari nito. Baka magtaka kayo, may ganito. Bypass lang po yan, papunta na ignition coil. Kasi yun ang ginagawa niyang on-off switch. Okay po? Deadmahin nyo na lang yan. Pakideadmahin nyo na lang. So, ito yung reborn. So, gumana na. So, magiging connection naman yan.
Tingnan nyo, pagmasdan nyo yung socket. Kasi di ba pinalit ko lang kanina. So yung tayo ng socket, instead na ito ay orange. Ito kanina ay green with white. Yun kanina yun. Kapalit, di ba? Yan, green with white. Ito po, pag tinignan nyo yung socket, para mas madali nyo maunawa. Mas madali nyo naman, nakita nyo yung pinakang clip lock nung socket ng CDI nakaharap sa yung socket. So para mas madaling unawain, nakaharap sa yung socket yung mismong clip lock nasa itaas. Okay, so yung orange nasa ilalim, pero yung tayo nito sa old na reader is green with white. Yun, green with white. Tapos ito naman, itong itaas ng orange ay di green with white sa reborn yan. Ito, tayo ito ng reborn na sa reborn. Sa old na Raider, yan ay blue with yellow. Blue na may yellow tracer. Dito yan. Pero itong tayong ito is sa reborn. So yung ilalim, sa old Raider is blue with white, yung middle, yung gitna. Sa old Raider ay blue with white. Pero pagdating po dito sa reborn, syempre yan, nakikita nyo, black with white, ground na po yan. Sabi kasi natin mga kaibigan, konti lang naman ang babaguhin mo. Konti lang naman talaga yan, limang wire lang naman yan, isang mo isasaksak. Diba? Hindi dapat siya na nagkabit yan. Diba? Limang wire lang eh. Oh, konti nga. Pero yung pagkakadiferensya kung saan mo ililipat, dapat mag-note kayo or hanap kayo ng Raider Reborn to Raider 150 na old. So, gumana po yan, na madalit sabi. So, ito nakikita nyo ngayon na, ano ba ito, yellow with blue or blue with yellow. Sa old po yan is, old na Raider socket is white with blue. Yun, yung sa ignition coil dapat po. Yan, matatapos na tayo. Yung ilalim na ngayon na ignition coil na white with blue, sa old Raider yan, sa old Raider facing, nakaharap po sa yung socket, orange na po yan, magiging positive na po yan. So madali lang, medyo naguguluhan lang kayo, pero ulit-ulitin nyo lang panoorin tong video ko, maunawaan nyo yan. Okay, at saka try natin na mag-drawing natin yan. Lagay natin sa screen ito para makikita nyo yung pagkakaiba. So, yun lang po. At salamat po sa panonood ng aking mga videos. Doon po sa aking mga bagong subscriber, nagpapasalamat ako. Thank you na marami. Super thank you po ako sa inyo. Sapagkat sinusuportahan nyo ang geoff Motors Infanta. So, ito po yung Wave-S. Kinabitan natin ng CDI ng sa Reborn. Pero nakabitan na rin natin to doon sa old Raider. Simple lang po yan. At salamat po. Shout out kay Kuya Berhel. At saka kay paring BJ. Alam na nila, nakakahiya yung video to. Baka makakita nyo. Alam nyo mga pogi ito Bye bye! Ito po mga paps. Panda rin natin. To see is to believe. To hear is to believe. That's it! Champion, mga papa! Bye-bye!